good day everyone. Welcome back to my YouTube channel, Abundant Garden Hydroponics. Again, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Kaya po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel now para po sa mga updates tungkol sa pagtatanim gamit ang hydroponic system. Dito ko nga po itinuturo ang mga simpleng pamamaraan kung paano tayo makapagsimula ng pagtatanim sa ating hydroponics. At kung kayo po ay bago pa lamang dito sa akin channel, ako nga po pala si Ricky Moreno, isang online entrepreneur, financial consultant, and agripreneur. Kaya po kung gusto ng side hustle o sideline, i-message nyo lamang po ako, pwede ko po kayong tulungan. Ang topic po natin ngayon ay gaano pa karaming tubig ang ilalagay natin sa ating grow box kapag tayo ay magta-transfer na sa vegetative stage. Marami po kasi nagtatanong, gaano karaming water o volume ng water ang ilalagay natin sa ating grow box? Kasi nga po, marami pong natitira na water nutrient solution pagkatapos nating ma-harvest. Kaya po ngayong araw na to, ituturo ko kung paano tayo makatipid sa ating nutrient solution. Para tayo makatipid ng ating nutrient solution sa ating pagtatanim, sa ating nga pong hydroponics, may tatlo pong factors na dapat tayong i-consider. Una ay yung grow box. Pangalawa ay yung ating planting cups. And then pangatlo, yung quantity na ating itatanim sa ating grow box. Sa grow box, iba't iba po tayo ng ginagamit. Katulad ko po, nung nagsimula po ako sa Kratky method, ang ginamit ko po ay yung recycled plastic bottle. So ito po. Ayan. So make it sure na mayroon pong paint na color white. Para sa ganun hindi pasukin ng init. And then pangalawa naman, ito. Yung grow box. O tinatawag na iba na tuna box. Ito. Yung ginagamit ko pong ito ay mayroong 18 holes. Ayan. Kaya marami-rami kaagad tayong ma-harvest. So, 18 holes po ang gamit nating grow box. Ang iba naman po, ang ginagamit ay yung recycled na ano, pinaglagyan ng grapes. So, ako po, wala po kasi akong makita dito sa market namin. Kaya, napilitan talaga akong bumili ng tuna box nung nag-start pa lang po ako. So, yun. Ayan po yung mga ilan. Ang iba nga po pala, nagmamodify o naggumagawa na sariling grow box. Pwede po yung mga plywoods. Okay? So ngayon, ang magiging question natin ngayon, gaano karami yung tubig na ilalagay natin doon sa ating grow box na napili? So depende nga po yan sa inyo. So ngayon, didiscuss ko po kung paano natin i-consider ang dami ng tubig base sa ating grow box na napili. Based po sa aking experience, ito po yung ating tatandaan. Ito yung ating gagawing baseline. Okay? So, yung ating lettuce. Okay? So, yung average consumption ng volume ng water nutrient solution ay 1 liter to 1.2 liters po. So, yan po yung ating lettuce consumption per head. So, yan po ang magiging baseline ng ating pagpili sa ating grow box. Ngayon naman po ay yung pangalawang factor para tayo makatipid sa ating water volume. So, ito po ay yung planting cups. Okay? So, iba't iba po tayo ng ginagamit ng ating planting cups. So, una, ang iba gumagamit po ng planting cup na yung nabibili sa market, sa online, marami po niyan. And then, pangalawa naman, 8 ounces and then 12 ounces. So, yan. Ang una ko po dati nagamit ito, yung 8 ounces. Kaya lang, ang dami pong nasasayang o natitira na water nutrient solution doon sa aking grow box. Kasi nga po, 8 ounces. Kaya po, based sa aking experience, ito po ang eksakto na pwede nating gawin. Yung 12 ounces. Ngayon naman, yung third factor. Okay. Ang third factor ay yung quantity o dami ng ating itatanim na seedlings sa ating grow box. Dapat alam po natin yan para malaman natin kung ilan ba talaga ang ilalagay nating water nutrient solution sa ating grow box. For example, yung sa akin po sa grow box ay 18 holes. So, take note na po pala, iba't iba din po tayo ng holes o yung butas na ginagamit sa ating grow box.
Ang iba, 12 holes, 15 holes, 18 holes, 21 holes. Pero yung sa akin po, 18 holes. Ayan. Ngayon, iba't iba man tayo ng grow box na napili. So ito po yung palatandaan kung gaano karami o yung ilan ba yung tamang volume ng water nutrient solution ang ilalagay natin sa ating napili. For example, ito. Ito, papakita ko lang sa inyo. For illustration purposes, wala pong pintura. Okay? So, may tubig po yan. 1 liter. Ngayon, ito po ay 12 bones. Ang kailangan po natin, at least, yung bottom part ng planting cup po natin ay lalapat sa water nutrient solution. Ayan po. Ayan. So kung nakikita nyo, yan po. Dapat palagi pong ganyan. Okay? Kaya po kung nag-startup pa lang po kayo, so depende nga po sa napili nyong grow box. Okay? So ganyan po ang ilalagay natin. Isipin na lang natin na ito ay halimbawa ay grow box na styro. So ganyan din po. Ganyan ang ating level ng water nutrient solution na gagawin. Kaya po minsan, marami pong natitira na water nutrient solution after harvest ay hindi tama o hindi proportion yung grow box sa ating planting cup. Okay? For example, ito po. Di ba ito 12 bones? So, ang 12 bones, sakto siya dito sa bottom part. Natatouch yung ng tubig yung ating seedlings. Ngayon, palitan po natin to. Gawin nating 8 ounces. Ito, 8 ounces. So, pag ginamit mo yung 8 ounces, ayan, kung makikita nyo, kita ba? Ayan, kung makikita nyo, may awang siya. Hindi umaabot yung bottom part ng ating plastic cup. Okay, so yan. So, ngayon, ang tendency niyan, maglalagay tayo o dadagdagan mo ng tubig. Okay? So, magdadagdag ka pa ng tubig upang sa ganon, ma-reach na yung bottom part, yung ugat ng ating seedlings. Okay? So, pag dinagdag natin, may additional tayong water nutrient solution na ilalagay. Kaya, expected mo talaga na may matitira after ma-harvest mo. So, ngayon, manghihinayang ka ngayon sa matitirang yan. Kaya po, so kailangan i-consider yung ating planting cup. Ngayon naman, i-try natin yung ano, yung tawag dito, yung plastic cup na nabibili sa online. So yan, kung yan, hindi ko maano. Ayan, kung makikita nyo, ang laki lalo, ang laki ng agwat. Okay? So kapag hahabulin mo ulit yan, okay? Hahabulin mo. So pag inabol mo, dadagdagan mo 'yun ng ano ng water nutrient solution. So marami din matitira. Ngayon, sabihin na lang natin na mayroon ka ng ano, nabili na maraming 8 ounces o yung small plastic cup. Ngayon, ang pwede mong gawin, bawasan mo yung ano, yung grow box mo. Babawasan mo. So puputulin mo para hindi mo habulin or lagyan pa ng additional na water nutrient solution yung iyong grow box. So pwede mong putulin. Okay, babawasan mo 'yan. Okay. Kaya lang medyo matrabaho. Kaya po para sa akin, advisable po na kapag sa 2 na box ang gamitin po natin ay 12 ounce na plastic cup or styro cup. So 'yan depende nga po sa inyo. Kasi nga po yung plastic cup mas katamta, sakto po yun. Garantisado na po yun based sa experiment ko na rin po na yung 12 bones. Actually, may natitira pa nga rin eh. Okay? May natitira pa rin konti. Okay? So, pero enough na rin yun talaga, yung 12 bones upang sa ganon, magta-touch yung bottom part ng ating plastic cup doon sa tubig. Kaya po marami talagang magiging excess after mo ma-harvest kasi nga po hindi proportion yung ating 3 factors na diniscuss ngayon.
Lalo na kapag ikaw ang holes mo ay 15 holes lamang, hindi po ba? 15 holes tapos gumamit ka ng 8 ounce na plastic cup. Therefore, hahabulin mo yung water doon, dadami. Okay? Kaya po ang ating nga pong average consumption ng one head ay 1 liter to 1.2 liters yung water nutrient solution consumption. Kaya kung i-multiply mo yung 1 liter sa 15 heads, so 15 liters lang dapat ang ating ilalagay, ay dahil nasa malaki ang iyong grow box, for example, yung tuna box, hahabulin mo yon, dadagdagan mo ng additional water nutrient solution. Kaya mag-excess tayo ng water nutrient solution pagkatapos nating ma-harvest. So, yan na po ang ating Hydroponics 101 sa araw na ito patungkol sa dami ng water nutrient solution na ilalagay na dapat i-consider ang tatlong factors. Recap tayo. Unang factor, grow box. Second, planting cups. And then third, numbers of seedlings. So, yung dami ng seedlings na itatanim. Dapat po makonsider natin ang tatlong factors na yan upang sa ganun makatipid tayo sa ating water nutrient solution. Again, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Kaya po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel now para po sa mga updates tungkol sa pagtatanim gamit ang hydroponic system. Again, this is Abundant Garden, making backyard garden easy. Thank you! Gamitin naman po natin yung ating yung nabibili sa online. So check po natin ang ating ano, yung dami. Una yung ating recycled bottle and then pangalawa ay yung ating grow box. Sorry. Please subscribe to my channel now. Para po tayo makatipid ng ating nutrient solution